Welcome back mga ka-DIY for today's video. Gagawa pala tayo ng ating wattmeter. So may nabibili kasi na mura lang na wattmeter, di ba? Ang ganda niya. Ito, yung dati kong ginagamit na wattmeter mga ka-DIY, after isang taon, sira na siya. Isa kong problema kasi sa kanya, di battery kasi to, ayan, ginawa ko nga ng DIY na battery. Pero di battery talaga to, mabilis malobat. So nilagyan ko siya ng rechargeable na battery. Kaso ang problema ko, hindi na accurate yung reading niya, hindi na tama yung nababasa niya. So nagloloko na siya, hindi ko alam kung anong sira. Hindi ko kasi mabuksan, iba kasi yung screw niya, wala akong pangbukas. Pero ayun, isang taon lang nagloko na siya. Naghanap ako ng panibagong wattmeter at ito nga ang nakita ko mga ka-DIY. So ang capability nitong binili kong model is up to 100 amps. So malaki na yun, 100 amps. Yung isa kasi nasa 10 amps lang yun mga ka-DIY. Ang makikita mo sa box, ayan, meron nga pala siyang city sensor. Ayan, ito yung nagre-read ng current mga ka-DIY. Tapos ito yung mismong wattmeter. Ayan, nandito naman yung wiring connection niya mga ka-DIY. Tapos meron din siyang temperature sensor. Ayan, no? Ikakabit lang natin yan dito mga ka-DIY kung gusto mong magkaroon siya ng temperature reading. So ikakabit lang. So yun lang yung laman niya sa box. Tapos ito yung manual niya. So ayun, may dalawang model nga pala to. Yung isa is yung 10 amps. Tapos itong sa akin ngayon is yung 100 amp. Yung may external na current sensor. Ayan, external. Kasi yung isa, internal shunt. So internal yung current sensing niya. So ayun, up to 30,000 kilowatt yung kaya niyang current rating mga ka-DIY. Ayan no, 30,000 tapos 100 amps. Malaki na yun ha, mga ka-DIY. Di naman tayo aabot ng ganon. Ayan. Kaso syempre, ang pangit naman kung ganito lang natin ikakabit yung gagamitin yung ating wattmeter. Kaya naisip ko na, ayan, bumili ng enclosure para sa kanya mga ka-DIY. O diba? Black din, bagay na bagay. Kakabit natin siya dito. Ayan o, may screw pa para sa kanya. Tsaka syempre, kailangan natin ng mga connections. Para sa AC input, gagamit ako nito. Ayan. Para sa AC output, para doon natin ikakabit yung mga AC devices natin na i-measure yung wattage, dito naman sa ating outlet. Ayan o. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo. So, ito kasi meron ako, kaya ito yung gagamitin ko. So, ngayon, para simulan yung ating project, syempre, bubutasan muna natin ang ating box enclosure. So, ganyan ko siya gusto i-layout. Tapos, dito naman yung input natin, tsaka dito yung output. So, bubutasan ko muna mga ka-DIY ha. Mga ka-DIY, tapos na natin butasan ang ating box. Ito yung pinakamahirap gawin. Pero ayan, syempre, butasan natin yung paglalagyan na mismo ng wattmeter. Tapos yung sa output nga, ayan mga ka-DIY, dalawa yung nilagay ko. Para i-secure pala tong mga to dito, gagamit na lang ako ng glue stick para, o kaya super glue. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo gamitin para hindi lang gagalaw. Tapos ito yung input natin, ayan, nabutas ko na rin. Medyo mahirap lang, pero successful naman, ayan. Pwede mong i-screw, o kaya pwede mong i-glue. So, kahit anong mga ka-DIY. So, sa akin, i-glue ko na lang mga ka-DIY. Ayan. Mainit na ang ating glue.
Let's glue it in place. Yan. Kayo nang bahala kung glue, super glue or hot glue. Kung anong gusto nyo mga ka-DIY. Tsaka yung design naman ng input at output, kayo rin yung bahala eh. Itong ginagawa ko, ito lang yung gusto ko. So kung anong gusto nyong design, kayong masusunod mga ka-DIY. O, ayan. Tapos ito namang isa. Then, yung ating watt meter mga ka-DIY. Ang tanong, malalagay ko ba yung wire kapag kinabit ko na kagad? Alam nyo, pwede natin tanggalin tong plastic case na to eh. Pero sayang naman eh, naghihayaan na natin. Kabit na natin ang ating watt meter. Ganda. Oh, flash. Ngayon, wiring na tayo mga ka-DIY. So, napakadali lang naman ng wiring natin. Gawin natin. Kuha lang ako ng mga wire mga ka-DIY. Tsaka, soldering iron. Una nating ikabit mga ka-DIY is yung CT sensor. So, dito sa dalawang connection na to natin ikakabit itong CT sensor. So, current transformer sensor, yun siya, kaya CT sensor. Yan yung magsesense ng current na dumadaloy sa ating wire. Huwag nyo lang i-overtorque kasi nakasira na ako nito, na-overtorque ko yung connector. So, huwag masyado, baka malos thread. Hinay-hinay lang mga ka-DIY. Yan. Meron nga pala akong i-credit mga ka-DIY. Meron kasi akong katulong magbutas kasi hirap na hirap ako. Salamat nga pala kay Mrs. DIY sa pagtulong sa atin sa pagbubutas. Kung wala ka, wala tong project na to. Yun. Tumatawa siya mga ka-DIY. Yan. Ngayon, ilagay naman natin, kailangan niya ng AC input and dito mga ka-DIY. DIY, ito pala walang polarity ha. Ito lang kasi yung wire ko eh. Speaker wire. Pero wala namang polarity ito. Walang positive negative. Kasi AC naman yung voltage natin dito mga ka-DIY. So alternating current. Yan. So, ito yung AC input ng ating watt meter. So, dito natin yan ikakabit. Pero, kailangan din natin ng connection ng load, ay ng input papuntang output. Tapos, yung isang wire dadaan sa ating current sensor based dito sa diagram na to. So, gawin natin yon gamit itong mas makapal na wire mga ka-DIY. Para lang naman yung ating AC output eh. So pwede na natin gawin yung ganito.
Yan mga ka-DIY, dito sa isang linya, ipapasok natin sa yung isang linya direkta na from input to output. Yung isa naman, doon natin papadaanin sa city sensor para masensya yung current mga ka-DIY. Bago natin ikabit dito. So, ayun. Ganun lang naman kadali yung wiring niya mga ka-DIY. Sundan nyo lang. Sundan lang natin yung nasa likod nung mismong watt meter. Ayan mga ka-DIY, ganyan lang kadali yung wiring ng ating wattmeter. So yun nga palang temperature sensor, hindi ko na kinabit kasi hindi ko naman gagamitin. Tapos, lagyan ko na lang ng mga insulation to mga ka-DIY, Kapton tape para iwas short kasi AC voltage to. Siyempre ayaw natin na magkakaroon ng short, delikado yun para sa ating bahay at sa atin mismo mga ka-DIY pwedeng mag-cause ng sunog. Kaya, lagyan natin ng insulation. Ngayon, moment of truth mga ka-DIY, itatry natin ang ating watt meter. So, try natin i-power. Power muna kung mabubuhay siya. Wala munang load. So, ayan, isasaksak na natin. Yun! Gumagana mga ka-DIY ang ating watt meter. Ngayon, try ko kabitan ng DC fan na load. Try lang natin. Try natin yung soldering iron ko na 40 watts mga ka-DIY. So, ito siya. Saksak natin sa ating AC. Papasok kaya. Medyo masikip. Bago pa kasi. Medyo matigas ah. Pero ayun mga ka-DIY, gumagana naman siya.
meron tayong nare-read na 32 watts, 0.13 amps at 239 volts. So, wagi, ang ating wattmeter, gumagana naman siya. Ayos, di ba? Ang ganda. Ngayon, takpan na natin siya para safe mga ka-DIY kasi mahirap na ginagamit ng bukas eh. Baka mamaya may ma-short tayo. Mga ka-DIY, ang kagandahan pala ng wattmeter na to compared dun sa isang wattmeter na pinakita ko, di ba? Di battery yun? Ito, hindi na kailangan ng battery kasi kahit walang battery, gumagana siya kasi AC powered siya. Yan, AC powered siya. So, hindi na kailangan palitan ng battery kasi yung wattmeter na yun, mabilis umubos yung battery, yung button cell. So, ayan. So, konting punas-punas. O, di ba? Meron na tayong wattmeter, mga ka-DIY. Woohoo! Muli, salamat po sa ating assistant kay Mrs. DIY. Shout out po. Kahit tumatawa ka po dyan sa background. You're welcome. Yoy! I love you daw. Yon, mga ka-DIY. Yon, matigas pa. Pero, pag nagtaga ito, luluwag din itong mga ka-DIY. Dahan-dahan, baka mahugot. Kabila. Siyempre kasi bagong-bago pa itong connector nato eh. Kaya medyo matigas pa siya eh. Yan. Oh, ha? Ayos. Try tayo na isa pang load mga ka-DIY. Try natin plancha. Tingnan natin kung ilang watts ang konsumo ng plancha namin dito sa bahay. So, i-power on natin. Yun! Wait lang, kunin ko lang mga ka-DIY. Oh, ayan. Ito na yung plancha natin mga ka-DIY. Shoutout nga pala sa sponsor ng planchang to. Kuya Emon, kung nakasubscribe ka man, shoutout! 3 years na ang planchang to. Oy, 1,000 watt pala to. Ang lakas mga ka-DIY, 1,030 watts. Kaya kapag gagamit kayo ng plancha, siguraduhin na sulit. So ayun lang mga ka-DIY, sana nag-enjoy kayo sa ating video. Please don't forget to click subscribe. Click nyo rin yung bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. Uy, ayun. Kapag malamainit na mainit na yung plancha, namamatay siya o astig. So tama, ganun talaga yung plancha. So kapag malamig na or ginagamit, mabubuhay ulit siya. So automatic naman yung plancha mga ka-DIY. Hindi siya laging buhay lang. Ayun o, nawala. Nawala. Kasi mainit na. So ayun, thank you ulit. Like nyo rin pala yung video mga ka-DIY. Salamat!